Magandang araw po mga kabayan. Well, nga po sa Pinilakan na kabayan, ngayon po magandang panahon, maaraw. Titignan ko po yung nirerentahan ko pong taniman. Kung meron pa pong mga buhay ng mga taniman. Siyempre po, busy rin sa trabaho pag nauwi. Siyempre, gumagawa rin ng ibang bilag. At nagulang po kasi kaya hindi po ako makabisita doon. Kaya nagayarin po yung mga taga-relaxing Finland na mag-picnic. Eh ngayon po yung perfect timing na makakapasyal po. Tingnan po natin. Sana naman po kahit paano may maani po ako. O naani na po lahat ng konejo. Ayan po, dito na po tayo. Nababanaago na po yung matataas na tanim. At matataas na tanim. Ayan. Yung iba po rin. Yung iba rin po ganun eh. Madamo. Yung iba nag-give up na po dahil nga po sa mga konejo. Eh, pinipitik po lahat ng tanim. Nakikita ko po yung mga beans. Matataba naman po. At yung iba, wala na po. Nagpaalam na, namumulaklak. Pumulaklak na po yung iba. Hindi na po naglaki yan. Pero ito pong beans, maganda. Ayan. Wow. At least kahit paano po meron, diba? Itong bichuelas. Ayan. Andun din po meron. At ito naman po mga containers, hindi naman po napitik. Yung chukin, nakikita ko po yung ano eh, dali. May sibuyas po kung tanim dito, hindi ko na alam kung nasaan. Ayun yung chukin po yun. Namumulaklak naman. Pero yung mga sibuyas, ito namumulaklak na rin po. Kaya di ko na anihin yung ibang shallots. Sulin ako po eh kung buhay pa po yung mushroom. Eh wala na, inubig na rin po yung shallots. Sayang. Ay hindi, ready to harvest na po pala. Ito yun, ready to harvest po, matigas. Harvesting ko na po ito. Yun, dami. Pero yun po diba, yun po yung shallots, yung dumadami mga sibuyas. Yan. Pero yun po meron dito. Yun. Ilang buto yung lupa dito eh. Yan. Kahit paano meron po rin. Ano pa po tayo. Ito meron pa rin ito. Kamay lang po yung ginagamit po. Kaya mabilis din po tumabi yung mga damo dito eh. Dahil malambot po yung lupa. Yan. At least kahit pa paano mayroong hindi tayo nabokya. Saka yung mga beans naman po naglalaki yan ng maayos. Ay nako, kakagula din po at marami po tayong makahanan ng shallots. Mahal din po ito sa shop eh. Mga 200 grams, 300 grams eh. Baka nasa 2-3 euro po. O di na po masama diba? Ayan po, nalinis ko na po itong mga tsukini. Namumulaklak na po pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po pala. At least kahit pa paano po eh, may nakasurvive. At nalinis ko na rin po ang mga beans. Yan, namumulaklak na po at malago. Ito po yung mga bagyo beans. At doon po yung mga peas. At dito po, yung mga carrots. Ayan. Nalinis ko na po yung gilid ng bahagya. Yan. At yung may mga natira pa pong mga lettuces. Yan. At lalaki na po ng mais. Kasi gusto po nito medyo chill yung weather. At least kahit paano po diba. Hindi po ako nasiro dito sa aking mga pananim. At yung pong mga shallots. Marami po. Sobrang na-excite po kayo, no? Ayun po, linisin ko. Ang dami. Di ba po, buong month ng July, nag-uulan, araw. Hindi po talaga ako nagpupunta rito kasi iba hindi na nagpupunta, iba nag-give up na. Sabi nga po, ayayang wala na sa mga rabbits. Kaya lang po, di ba? Yan.
Ang dami. Ito po yung sibuyas na pinagtanim niyo pong isa. Nagmo-multiply. Ayan po. Yan. Kahit paano po, di ba? Meron tayong naanin ngayon. Hindi tayo bokeh. Mahal din po ito sa shops. Malasa po ito. Ito po yung masarap sa pag-isa. Yung mga sibuyas Tagalog din po sa Pilipinas. Katulad din po nito yun sa lots. Ito po yung paborito ko, yung paglinis po ng shallots. I-break nyo lang po yan. Di ba po? Biruin nyo naman po. Hindi po ako naglagay ng pataba sa lupa na to kasi mataba naman po eh. Sayang lang din po yung pera. Kaya minsan pa magtatanim po kayo, a-analyze nyo rin po yung lupa. Yung mga dati nagtanim dito, kamusta po ba yung lupa? Sa mga pagtataniman po ninyo, kung makikita niyo po kayo, may mga nabuhay po bang gulay. Ito niyo po itong shallots. Less maintenance naman po ito eh. Kaya kailangan po talaga nito masyadong matubig. Dahil minsan nagtutubig na. Ito, malapit na po mabulok pero okay lang. Okay na po, mamaya magawa naman po tayo ng ibang maharbat po natin sa gulay. Mga libre po ah. Okay na po. Ayan, may naani po tayo. Siguro mga 2 kilo po ito ng shallots. Mahal din po ito sa shop. Yan, may reserva na ako. Masarap din po ito sa bagong isda. Naku. Tapos may cherry tomatoes po sa harap ng bahay ko. Naku, sarap. Ayoko pong pakita yung ibang mga tanim kasi minsan dumarating po yung may-ari, baka sabihin ni chismoso ako. Saka ayoko, bubuisit lang ako. Hingit po ako. Malalaking tanim nila. Siyempre sila, may mga time po dahil iba rest sa trabaho, walang trabaho kaya nakakapagtanim dito. Kaya ako pa talaga tuloy-tuloy yung trabaho kaya at least ka paano may nanim po tayo. Kaya ako pong pantahan kasi baka dumating din po yung mga may-ari. Uusisan po sana ibang tanim eh. Ikot-ikot din po sa lugar po nito kasi may mga mushrooms po ako nakita sa gilid-gilid. Ayan, hindi din po ka natis. Wow, eh, mga tanim po nila, tataba. Maganda po ng mga, yung ano po nila, yung mga bituelas parang sa akin din po, tataba. Karamihan po kasi tanim dito, patatas dahil madali pong makasurvive. Yung mga chokini nga po, dahil itutubig, konti lang po yung mga bunga yan. Maliliit lang din. Kinakain din po kasi ng rabies, kaya iba eh, nakawalan po ng ganang magtanim. Ayan, mga salad po nila, tataba, mga lettuces. Ito, oh, pipino, yun po, may bunga. Ito po yung open ground cucumber. Ayun, may bunga. Ang daing bunga nito. Tapos yung chokini po doon, lalaki. Dami po ayaw po lapitan dahil medyo baka mapaanggap po yung iba, baka may tanim po sa ladahanan. Yan lang po yung medyo malagong tanim po rito. Dito din po marami pong raspberries kaya lang po eh, karamihan may uod dahil nag-uulan nga po eh. Siyempre walang makain yung mga
ibang insekto. May inuud po eh. Alam po natin po. Yan po. Iuud po ano. Sayang ganda po ano. Sa pumawa kaya lang eh. Puro uud. Ipuhin niyo po naman ano. Sobrang linis na ang paligid nila eh. Ang dami tumutubog makakain. Ayan, dito po, marami pong raspberries. Mag-off po tayo, punta po, close up po natin para makita niyo po yung raspberries. Hindi po yung pagmumukha ko. Ayan, marami po eh. Kahit maliliit. Ito po. Oh. Marami po yung kamay ko, pero tuyo naman. Ayan. Talumaling ako ng sibuyas. Lilinisin ko po ito sa ano, sa bahay. Madami. Tsaga-tsagaan lang po talaga. Dito po marami, mas marami. Pag inangat nyo pong ganyan, di ba? Yan po, ang ganda. Oh. Parang po naghihiwa-hiwala yan. Oh. Kung ganito naman po ang mga pupuntahan ng mga lugar eh. Smeyo. Kaya lagi po nagladala ng plastic at kung ano-ano. Pag may madaanan po talaga na maaani. Kala mo pong pananim ko, no? Biroin po ninyo, no? Yung iba po nagtatanim sa bakuran po nila sa may mga city. Okay lang po, pero sa dito, suburban, marami po talaga. Ito po isang plastic na to, kung aanihin ko po lahat ito, mapupuno po ito. Tingnan po natin kung saan kaya nakapangyarihan ko. Okay na po. Ayan, may nakita po tayong napakalaking penny. Ba? Siguro mahigit isang kilo po ito, kaya lang old. Sayang, lalate po tayo sa tanim ng gulay.
Ayan po, nakakita po tayo dito, tatlo. Dali na. Ito. Aha. Bulambot. Old na, sayang naman. Ito po itong isa. Itong dalawa. Ayan. Ito po. Itong isa, maliit, old. Itong dalawa, ito po, laki. Ano po ah. Pero medyo firm. Lilinisin ko lang po ito sa bahay. Para hindi naman po sayang. Ang laki po. Okay na po yan. Tignan pa po natin sa ibang lugar. Mga kababayan na po siya. Puto ko po. Ito po, dami pong berry. Sarap po. Libre po ito dito sa gitna ng kagubat. Ayan. Pupunin ko po ito isang plastic bag ko ng berries. Ito po yung berries na red currant. Medyo maasim na matabis at hindi po masyadong inuod. Yan. Ito po yung plastic ko pang 2 kilo. Pupunin ko po nito. Ito po. Close up po natin. Yan. Kita po ninyo, di ba? Napaka saya. Libre po ito. Paulit-ulit lang ako. Maganda po itong gawing juice. Tuloy-tuloy ko lang po yung pagkuha. Close up pa po natin. Ayan po, itsura. Diba? Ganda. Kung ganito naman po araw-araw ang pupuntahan po natin eh. Diba? Hindi ko po alam kung anong unahin ko sa sobrang dami. Ayun po. Diba? Para pong Christmas tree. Ang dami po. Dati po may mga nakatera rito. Pag may mga ganito pong tumutubo na mga ganitong berries na sama-sama. Kasi medyo mataba din po yung lupa. During old time. For all times. Pag nakita po yung ganito mga berries, may mga tao pong nakatira dati. Ito po sobrang hitik sa bunga. Grabe. Para po kumaanin yung maliliit na ubas. Sabay ko na lang po ito lilinisin. Medyo malapit din po ito sa daanan. Siguro mga 52 kalahating hakbang. Kaya may narinig po tayo mga boses. At may lapit din po sa isang parang vocational school. Ang pag-store po nito, nilalagay lang po sa freezer direct. Iba ginagawang jam. Para po itong bignay din. Sarap. Biruin po ninyo. Ang ganda po ano. Wala na akong masabi. Kapag ganito po na kayo. Pag binaligtan nyo po isang ha, ang dami po talagang bunga. Kaya hindi ko po alam kung ano mga pipitasin ko, ano unahin ko. Dito po meron din pong malalaking raspberry. Yan lang, nalayo. Ayan lang, tara. Katalakitaan po itong mga. Ayan, ako po. Ito po, lalaki. Yun, hindi katulad po sa pinata natin kanina. Ito, lalaki. Ayan, nagdudugo. Diba, bulok na. Yan po, itsura. Nakapugod ng kusa. Ito naman. Ayan. Laki, laki. Ito. Ang laki. Dalawa. Tatlo. Ayan. Ganda po. Diba, nahihiya dito eh. Mga nahihiya po sila. Gusto na kasi nila eh. Bibili na lang. Mga nahihiya po silang mga kasi nga daw sa shop eh. Makakabili naman sila. Lagi kasi sila may pera eh. Kasi may trabaho at wala. Meron naman po silang
suporta sa bigyan, no. Eh tayo inisipin natin talaga yung practicality, makatipid, di ba? Kasi syempre ibang mga things po talaga. Inisip din po yung pagtitipid. Mahal po itong raspberry sa shop eh. Dito mas ito may malaki pa. Ito, minsan nasa ilalim lang po talaga ng pinanlaki. Ganda po ano. Ganda na itsura. Maaliwalas po ang itsura. Kaya hindi masyado ito lang focus yung pumumukha ko dahil nasisira yung pagka maaliwalas na itsura. Yan, ano po ito. Medyo ko nilalamok na ako. Ayan po, nakakita po tayo. Ay, ito pong isa old. Isa maganda. Yes. Yes, yes. Aha, ganda. Wow, perfect. Pangka po ito. Isahin po itong isa. Malambot po eh, oh. Kaya hindi ko nakukunin. Ayan, maganda po itong isa. Perfect. Ganda po na araw natin yan. Oh. Tingnan nyo po. Mga libreng pagkain sa lupa. Iba po talaga nagagawa ng kalinisan. Cleanliness is next to godliness. So, stop chismisness. Ayan, may nakita po tayo dito, tatlo. Isa nagtatago po. Ay, all na isa ito. Yan. Yan. Ito po isa. Wow, ganda. Isa, hindi ko na po. Ano. Ito isa, napakaganda po ng shape. Firm, pwede pa. Ano po natin. Ah, medyo old na yung ka, pero kunin ko po, dinising ko. Ganda. Ayan po mga kawai, may nakita po tayo mga penny bonds, kaya lang mga old. Sayang naman. At meron po ditong dalawang malaking orange birch bullet. Naku, old na rin po. Ito, ito, napakalaki. Parang payong naman to. Old na rin po eh. Ayan, may nakita na naman po tayong higante. Lagi 1 kilo siguro ito. Parang malambot. Ano po natin. Makatawan. Malambot din. Huwag na po. Kaya ako na lang sa Mother Earth. Talamig katabing malalaking wild blueberries. Snack ko muna tayo. Yun. Yan. Ayan po mga kabayan. Uy. Firm. Nakita na naman po tayo kahit medyo nagdidilim na. Yan. Ganda. Ano po natin itong slug. Perfect. Kukunin ko na po itong kurintong orange birch bullet. Yan kasi saka maganda. Masarap po pag ganito. Yan po. Relax po dito. Timing. Walang buwisit talaga dito. Ayan, pakuloy po tayo. May nakikita sa gubat mo ito. Yun, ganda. Ayan, perfect. Ito po. Minsan talaga parang dry leaves. Ay, old na po. Madami uod. Ano po ko nito? Dito po sa gubat ito, maganda po talaga mga kasi clear po yung daanan. At marami pong iba ibang klase ng mushroom. Siyan po yellow. Nakaya po, pero ayoko pong kukuhanin dahil hindi ko alam kung paano i-prepare. Paano po? Uwi na po tayo. Medyo nagdidilim na. At masaya naman po ako sa mga nakuha ko po ngayon mga prutas. Inani sa sarili kong hardin. At mga mushrooms po dito sa gubat. Until next time. English. Pero pakikita ko po muna sa bahay yung mga naani at mga nakakuha ko po dito sa gubat. Ayan po mga kababayan, bago po tayo umuwi, sinlaki po ng pagmumukha ko. May po di ba, laki? Kaya lang old na po eh. Sayang naman. Okay na po. Diretso na po tayo. Ayan po mga kababayan, dito na po tayo sa bahay. Ito na po yung nakuha ko. Ito po.
Ito po yung mushrooms. Mahigit po 5 kilo yan. Marami. At ito pong ating red currant. Mga 2 kilo po. Nalinis ko na. At ito pong ating raspberry. Siguro mga nasa mahigit 1/4 kilo. 1/4. At ito pong ating mga shallots. Binilang ko po. Mahigit 200 pieces po. Biruin po ninyo. Binili ko po mga, siguro mga 20 dozena. Kasi nag-multiply po talaga ng marami. Yan. Ito lalagay po sa bagay ni Bibilad. Paano po? Maraming salamat na lang po sa inyo. Oras na nila sa pinalakalakbay, sa gardening, pag foraging, sa pagtatanim. Nawala na naman ako sa sarili ko. kasi baka bisita lang po pinalakalakbay sa gardening and nature po. Maraming salamat po sa inyong oras na ilaan. God bless. Positive vibes lang po lagi. Good vibes. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!